Hi, good day mga kamods. Welcome back again to our YouTube channel. So for today's video mga kamods, magpapalit tayo ng machine yung natin Honda RS125. So bali ang ipapalit natin mga kamods, ito. So binili natin siya na stock din to mga kamods. So binili natin ng 150 pesos. Ayan. So kulay-kulay na pili ko para medyo astig. May kulay yung busina natin mo. Yung stock kasi natin medyo kinakalawang na. So papalitan lang natin. Then tuturo ko sa inyo kung paano magpalit nitong aftermarket na busina sa mga mutabili na Honda RS125 Fi. So huwag natin patagalin pa yan. Simula na natin. So, para mabilis mga kamot, tinanggal ko na yung bolts niyan, magkabila, tapos sa ilalim, dalawa, bali apat na bolts yung tinanggal natin dito para matanggal natin yung head cowling niya, no? So, yan, bali tanggalin na natin siya. So, buksan na natin to, itong aftermarket natin ng busina. So ano pa, ang volts pala niya mga kamots is 12 volts. Right, so una muna mga kamots, tanggalin natin tong pinaka-contacts niya. Ayan. So ubutin lang natin yan. Ayan, so bali nahubot na natin siya mga kamots, no? Yung dalawang contacts. Ayan. So, pwedeng hindi ko natanggalin itong pinakamismong bracket, mga kamots. Ito na lang siguro yung busina na. Ayan, meron niyang nut sa likod. Ayan. Ayan. May nut yan sa likod, mga kamots. So, may kita niyo. Ayan, ito. Ayan. So, yan yung pinakanut. Yan na lang yung tatanggalin natin. So, yung bracket, siguro yan na lang din yung gamitin natin. Ayan, para matanggal itong nut na nandito mga kamots, gamit tayo na 10mm na wrench. Alright, so yan mga kamots, nag-decide na lang tayo na ito na lang mismo yung tanggalin. Kasi ito lang dapat itatanggalin ko, kaya lang parang stop up na siya, so sobrang tagal na. Ayan, so bali ito na lang yung mismo yung tinanggal natin sa may bracket. So gamitin natin itong ano niya, yung washer. So gamitin pa rin natin to. So ito, wala na to. So bali na ikabit na rin natin yung washer. So bali itong bolt na to mga kamots, ito. So dito kinakabit yan. Ayan. So meron yung butas dito. So dyan kinakabit yung bracket ng ano, yung busina, no? Ayan. So ibalik na natin. A few inches later. Alright, so yan mga kamots, bali nabalik na natin yung nakabit na natin yung bago natong busina na aftermarket. So ikabit na rin, bago natin ito ibalik tong contacts, spray muna natin na WD-4 para malinis yung loob niya, no? Bali na patakan na natin siya ng ano na WD-4. So balikan natin yung contacts. Right, so bali nakabit na natin yung contacts na kami. So bago natin ibalik tong head cowling, test muna natin yung bago natin busina kung gumagana. Gumagana naman siya mga kamots. So, tapos naman yung pinawa natin pag-install. So, tips ko lang sa inyo bago nyo ibalik yung cowling ninyo kapag after nyo mag-install ng aftermarket na ganito na busina. So, make sure nyo lang na palinisan nyo yung contacts kasi may katagalan kasi pinakalawa kasi yun mga kamots. Dahil para magpiyok-piyok kasi yung busina natin, no? So, yun. Bali, goods naman siya. Babalik natin itong cowling natin.